Okay, Jao. My first question. Anong first impression mo sa akin noong nalaman mong ako ang mga kapareha mo? At first sight, you're sweet. You look hindi makapagbasag ng pinggan. mukhang mabait ka naman. Grabe. Maganda ka na, 'di ba? Ano pa? Tapos when we started talking personally, we just clicked. I mean, I enjoyed your company. That was my first impression. Was there a time na nagkaroon ka ng inhibitions sa paggawa ng mga intense scenes natin? Wala. Kasi natanggal na natin nung nag-workshop tayo. Workshop! Right? Yes. Agree. Yeah. Anong pinakamahirap na parte ng pagganap sa character ni Peter? I tend to drop my character. So it was hard for me to maintain it from the beginning. Direk had to tell me, hindi si Peter yan. At this, gawin mo itong ingay yan. Yan, Peter yan. So when we take it, magiging satisfied naman si Direk. So, bandang, siguro mga mid or, pointing sa mid na na-realize ko and I was able to get ready the character right. Pero, the first few, sequences, mga first pa, nahihirapan ako. Kung may babaguhin ka sa isa sa mga naging decisions ng character mo, ano yon at bakit? Wala naman. I'm perfectly contented. Basta as long as I'm able to deliver my character and the director's giving me a thumbs up with it, I'm okay with that. So, wala naman akong gustong baguhin. And actually, I like the character. He's an interesting species. Noong nalaman mo ang tatakbuhin ng story, anong first thoughts mo? Siyempre, magiging honest ako. Kinabahan talaga ako, diba, kung paano mapupull off. Kasi first time na gagawa ng ganong klase ng pelikula na kailangan ang maging sensitive enough tayo kung paano natin ma-execute yung mga eksena natin, diba? So, yun. Siyempre, nandun yung kaba and nandun yung iniisip ko kung tatanggapin siya ng mga tao, kung paano siya tatanggapin ng mga tao, kung paano siya maiintindihan ng mga tao. Which is yun yung malalaman natin pag lumabas na siya. And yun. Pero, yun. Kinabahan ako and pero of course dahil mas gusto kong maka-experience ng bagong character na pwede kong ma-portray na sa tingin ko hindi ko pa nagagawa. Kaya yeah, why not, 'di ba? Tingnan natin. Personally, open ka bang makipagrelasyon with someone way older than you? Yes! Parang wala naman mali dun. Parang age doesn't matter. Parang kung, diba? Parang kung ako, as long as wala naman akong nasisirang pamilya or wala naman akong nasasaktan, bakit hindi, diba? Kung pareho nyo naman gusto yung isa't isa, kung pareho nyo naman, kung nandun naman yung love and respect, then why not? Diba? Kung sa tingin nyo mag-work yun, why not? So, para sa akin, walang problema dun. Without spoiling anything, would you have made the same decisions na ginawa ni Mia at bakit? Ako to ha, bilang Ren, bilang si Ren.
siguro meron akong babaguhin. Kasi na, parang before kahit ako nung bata ako, napagdaanan ko na parang syempre 16, 17 parang masasabi ko na hindi pa ganoon kalawak yung pag-iisip ko eh, or hindi pa ganoon kalalim yung pag-unawa ko pagdating sa love. Minsan kapag nafe-feel ko lang na in love ako, wala na akong pakialam kung tama siya or hindi. So para sa akin, parang siguro nandun ako sa nung kung nagkamali ka sa umpisa, parang dun ako sa mas itatama ko siya sa bandang huli. So mas iiwasan kong bumalik dun sa mga pagkakamali na yun. Hindi ka ba natatakot sa reaction ng ibang mga tao na against the plot of the story? Well, of course, syempre, matatakot ka. Lahat naman, kahit naman siguro, kahit na anong pelikulang ilabas mo dyan, kung anong klase ng story yung ilalabas mo dyan, or kung anong mga character yung ipoportray mo, matatakot ka. Hindi naman mawawala talaga yung takot eh, kung tatanggapin ba ng mga tao, kung magugustuhan ba nila. So, hindi siya mawawala. And dito sa pelikula natin, parang sobrang nire-ready ko yung sarili ko. Kasi, hindi naman kasi lahat talaga, siguro parang hindi lahat maiintindihan nila. So sana, pag pinanood nila to, makita nila yung side na hindi puro yung mali. Sana makita nila yung side na may tinama naman yung mga nagawang pagkakamali. Ito, from the lyrics of the song Paraluma, na theme song ng movie natin, Di Magsasawa, Di Ka Pababayaan. Kung may tao ang pagsasabihan nito, sino siya? Not necessarily yung boyfriend. Close and open parenthesis. Siguro, Di Magsasawa, Di Ka... Career ko. Sino ka text mo rin? Wala. siguro yung mismong ano na yon, yung line na yon na di magsasawa, di ka pababayaan. Siguro sa career ko. Hindi ako magsasawa to, you know, achieve my goals, my dreams, at hindi ko siya papabayaan kasi ever since pinaghihirapan ko siya. Yan. Hi, I'm Ren Ascanio. And I'm Jao Mapa. And this is One on One.